Magsitayo po ang lahat para sa Regina Cheney. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Regina Cheney, Petare, Alleluia. Ia que meruisti portare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. Magalak ka at magpakaligaya, O Birheng Maria. Alleluia. Sapagkat ang Panginoon ay totoong muling nabuhay. Alleluia. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo, alang-alang kay Mariyang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamta namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalainawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna, sumandali. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami.
San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Tayo po ang lahat. Sa kamatayan, kaya't di na mamamatay. Alleluia, alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanais sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Mabuting Pastol, si Jesus ang Mabuting Pastol. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarahal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon aming Diyos, aring ang langin, amang makapangyarihan. Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugdok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal
na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyo ang lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos ang Hesukristo na ito. Ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa puon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuti ang pagtitiwala sa puoy ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Aking pinupuri ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinapagtagumpay ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay, ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mabasdan ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng puon ay pagpapalain. Magmula sa templo mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Kaya naman ako'y nagpapasalamat, ang pagkadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ang Diyos na puon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ako'y pastol na butihin,
kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasa'y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasa'y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Meron akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Dahil sa pinapatupad na quarantine, may curfew tayo na 8 p.m. Kaya po, ito ang huling misa natin kapag Linggo, 6 p.m. para makauwi pa kayo at hindi kayo abutan, hindi kayo mahuli, hindi kayo makasuhan ng paglabag na dito sa protocol na ito. Kaya habang ganito pa lang yung sitwasyon, no, sinisikap namin dito sa simbahan ng Quiapo na madagdagan yung mga misa para nang sa ganun mas marami yung makapagsimba at makatanggap ng komunyon. Dahil ito yung pinakamahalaga para sa atin ngayon. At ito ay bilang isang responsibilidad na iniatang sa amin mga pari, bilang mga pastol ng simbahan. At ito po kayo, no, na ipinapangalaga ng Poong Jesus Nazareno na kanyang mga tupa ay kailangan naming tiyakin na ligtas, maayos, at na ibibigay ang pagkaing nang gagaling sa Poong Jesus Nazareno. Narinig po natin na ang pagdiriwang ng ika-apat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ay tinatawag na Linggo ng Mabuting Pastol. Doon po sa mga hindi pa nakakapunta sa mga bansang mayroong pastulan, no? Ganito yung itsura ng mga pastol. Ang isang pastol ay may inaalagaan, more or less 100 o higit pang mga tupa. Ipinagkatiwala yan sa kanya. Kaya nga siya na yung pastol.
Pag sinabing pastol, siya yung gabay, siya yung nangangalaga, siya yung nagproprotekta doon sa kanyang mga tupa. Siya yung, kumbaga, mag-aakay sa mga tupa kung saan sila kakain, kung saan sila iinom. Naintindihan po? Yung pastol, no? At kadalasan, pinapasan sa balikat yung paraan ng pagbubuhat ng mga pastol sa mga tupa. No? Pinapasan yan sa balikat. Kung kaya't, yung tupa, nasasanay yan sa amoy ng pastol. Malinaw pa? Yan. Kaya sabi po nila, kasi hindi ko pa po nararanasan pumunta ng ibang bansa kung saan may pastulan. Ang sabi po nila, kapag nagkakasalubong yung dalawang pastol na may kanya-kanyang tupa, kahit magkasalubong yan, no, ng daan, hindi maghahalo yung kanilang mga tupa kasi alam nung tupa yung boses at amoy nung kanilang pastol. Ganun ka-importante. Dahil nga ang pastol, bukod sa pinapasan sa kanyang balikat, inaalagaan ito, iniisa-isa niya ang tupa kung alin yung kailangan tanggalan ng balahibo, alin yung may sakit, no? Iniisa-isa yan. So, kinakausap yan. Araw man o gabi, babantayan niya yan. Kaya, sanay na sanay yung mga tupa sa amoy at boses ng kanilang pastol. Malabo o mahina ang eyesight o paningin ng mga tupa. Kaya, importante na ipinaririnig ng pastol yung kanyang tinig at nakikilala ng tupa ang boses ng kanyang pastol. Malinaw po? Okay. Sabi ni Kristo, ako ang mabuting pastol. Pero ikinumpara, mayroong pastol na hindi mabuti. Yung pastol na ito, upahan. Kapag upahan, hindi niya inaari kanya yung mga tupa. Kaya, sabi po doon, wala siyang malasakit. Pag sinabing walang malasakit, kapag may mga panganib, may mga asong gubat, o mababangis na hayop na sumasalakay sa kanyang binabantayan, siya mismo ang unang kakaripas ng takbo. Iiwanan niya yung mga tupa na yan. Kung sino man ang malapa, sino man ang mahulog sa bangin, sino man wala siyang pakialam. Pero ang sabi ni Kristo, ako ang mabuting pastol dahil handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng kanyang mga tupa. Dahil ang mga tupang ito ibinigay ng Diyos Ama sa kanya at inaari niyang kanya yon. May malasakit siya, may yung responsibilidad inaako niya dahil siya ang mabuting pastol. Okay po ba? Naintindihan po? Okay. Siyempre, no, sabi nga natin, ang Diyos o ang poong Jesus Nazareno ang mabuting pastol para sa atin. Tayo ang kanyang mga tupa. Kung kaya't bilang mga tupa, napakahalaga na nakikinig tayo sa kanyang sinasabi, sa kanyang itinuturo. Ang isang tupa na marunong makinig, hindi mapapahamak. Pwedeng sa pinagdaraanan natin ngayon, bakit tayo na COVID? Bakit tayo nagkasakit? Akala ko ba mabuting pastol? Akala ko ba hindi tayo pababayaan?
O, tingnan natin. Baka tayo yung hindi nakinig sa boses ng pastol. Kaya tayo nahiwalay. Nawala tayo sa kawan. Bago natin ibato sa Diyos na pinabayaan tayo, suriin natin ang ating mga sarili na baka tayo yung may pagkukulang bilang mga tupa. No? Bilang mga tupa. Okay po ba tayo doon? Malinaw tayo, no? Bilang mga tupa. Ngayon, sa panahon ng pandemya, nangangailangan tayo at naghahanap tayo ng mga pastol. Hindi lang basta pastol, kundi mabuting pastol. Makakaya natin ang pandemyang ito dulot ng COVID kung meron tayong maraming mabubuting pastol. Yung mga pastol na talagang babad, alam niya, inaalam niya kung ano ang nangyayari sa kanyang mga tupa. Kami po dito sa simbahan, kami bilang pari, mga obispo, kardinal, kami ay itinuturing ng mga pastol. Responsibilidad namin sa mabuting pastol ang bawat isa na iniatang o itinilaga sa aming pangalagaan. Kaya, sa panahon ng pandemya, ilan sa mga tupa ang nawala sa simbahan? May pakiba kami? O wala lang? Ano yung aming pagtingin? Nung sinarado ba ang simbahan? Okay lang ba sa amin? Kasi talaga naman, ligtas kami dito. Pwedeng, di ba, ganun ang pagtingin eh. Sabi, bawal eh. Bawal magpapasok. Okay na ba kami doon? Eh, nagkalat kayo sa labas. Kasi kahit sarado ang simbahan, maraming tupa sa labas. Nagtsatsaga, uminit, umulan. Kahit nga hinuhuli ng pulis eh. Kahit tinataboy eh. Ano ba nararamdaman namin doon? Kasi kung wala kaming nararamdaman, okay lang. Eh, titigas ng ulo ng mga yan eh. Sinabi nang huwag lumabas eh. Punta ng punta dito eh. Kung ganun ang aming pag-uugali, mukhang mananagot kami sa mabuting pastol. Kasi hindi kami dapat ganun. Nakakatakot sa isang pari kapag wala siyang nararamdaman man lang na pag-aalala. Kaya nga, minsan sa mga interviews ko po, no? Sabi, Father, bakit niyo pinapapasok? Eh, di ba bawal? Ang sabi ko, basta't nakalabas siya ng barangay at nakarating sa pintuan ng simbahan, papapasukin namin yan. Kaya nga, sabi ko, ano, lipat ako ng konti. Marami nang naisakay sa ambulance na yan. Kailangan natin ng mabubuting pastol at pinaaalalahanan natin, hindi po ito pang pamumulitika, ha? Huwag niyo po isipin yon. Kaya nga pati simbahan eh, binanggit ko po. Kasi responsibilidad namin yon bilang pastol. Sa bawat tahanan, mga tatay o mga magulang, kayo ang pastol sa tahanan. Huwag kayong magtataka kung hindi kayo kinikilala o nakikilala ng inyong mga tupa. Pag sinabing tupa, mga anak.
Baka kasi hindi sanay na naririnig o walang naririnig na turo o aral mula sa inyo. Tapos magdidiman kayo, dapat irespeto, dapat igalang ako ng aking anak kasi ako ang magulang. Tinuruan mo ba? Lalo na nung maliit pa lang. Eh ngayon, naligaw na ng naligaw kung saan-saan na eh. Kasi iba yung naririnig niya. Kung sino yung naririnig, doon yan pupunta. Yun yung paniniwalaan yan. At ang hirap ng baluktutin, mahirap ng ituwid. Yung kung ano yung pinaniniwalaan niya na natutunan mula sa iba. Ngayon, sabi ko kanina, pag nakalabas ng barangay, ang mga chairman, kayo ang pastol sa inyong barangay. Bakit ang daming nakakalabas ng inyong barangay? Ang mga tupa sa inyong kawan, yung kawan, yun yung barangay. Bakit yung inyong mga tupa, kung saan-saan community pantries, naghahanap para makakuha ng pagkain? Kayo yan. Shout out dun sa mga talagang nagko-community pantries. No? Na talagang kumuha ayon sa pangangailangan, magbigay ayon sa kakayahan. Napakaganda pong mensahe para sa atin. Pero pinagagalitan natin, bakit sila labas ng labas? Eh nasaan kasi yung tupa? Nagtatago, natatakot, kasi baka ma-COVID. So okay lang, hindi kayo ma-COVID, pero yung mga tupa ninyo nangangamatay na. Gutom na. Mayor. Sino pa ba yung mga, yung main lang, no? Siyempre, congressman. Nasaan ba sila? Sila yung mga pastol eh. President. Up to the president. Siya yung pinaka-pastol eh. Kahit sino pa yung naging president, no? Sila yung mga, kami, yung mga pastol na tinuturing na dapat mas kumikilos sa panahong ito ng pandemya. Na bawat isang mamamayan, bawat isang kaluluwa na mapahamak dahil hindi ginampanan ng pastol na maging mabuti, pananagutan namin yon. Sana po, ipagdasal natin sa Diyos na magbigay sa atin ng talagang mabuting pastol na magtatanggol, magproprotekta, gagabay, magtuturo. Kasi yun yung kailangan natin. Para higit isang taon na eh, di ba no? Higit isang taon na tayong nandito. Yung ibang bansa, nagtapon na ng face shield, face mask eh. Kasi naging mabuti yung pamamalakad, naging mabuti yung mga pagtuturo, paggagabay. Kaya yung mga tupa, yung mga tao, alam nila yung kung ano yung susundan. Kung paiba-iba tayo, kung mag-aaway-aaway pa yung mga pastol, lalong maliligaw, lalong madidisgrasya ang mga tupa. Kaya pasalamat po tayo, no? Dahil meron tayong Poong Jesus Nazareno na patuloy na umaakay, patuloy na umuunawa sa kahinaan ng bawat isa at handang paulit-ulit na ialay ang kanyang sarili para tayo matuto, para tayo maligtas. Kaya salamat sa Poong Jesus Nazareno. Amen? Magsitayo po ang lahat.
Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Pontio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto, matuho kong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama, ang dakilang pastol ng may pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at reliyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawa ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat ang hangad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naliligaw ng landas dahil sa kasalanan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, tuluyan nang matapos ang salot na dulot ng COVID-19 na nagpapahirap sa marami. Bigyan nawa ng sapat na lakas ang mga kumakalinga sa mga may sakit sa ating bansa at sa buong mundo, at tulungan tayong magsumikap sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ninoon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo itong alak at tinapay, gawing dugo't katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay
sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen, 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 amen. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama
Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Wala kong dapat
anuman. Paalala, pakihanda po ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pagkatapos, pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay na inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon maiwasan ang siksikan sa mga pintuan ng simbahan at mapanatili natin ang physical distancing. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan, tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Manatili na muna tayong nakawin.